guys! Welcome back to my channel! Kolot again! Well, magandang hapon sa inyong lahat. So, since nag-post ako kanina sa Facebook na about move on, so, may apat na question ako ang natanggap doon. So, sasagutin ko lang sila kasi malay mo kung makakatulong ito because it's about move on. So, since may mga experience din tayo in the past years, dalaga pa tayo, mga kabataan natin. So, bibigyan natin sila ng guidance. Malay mo kung makakatulong tayo sa mga babagigits ngayon, di ba? Yung mahilig sa pagmamahal, di nila alam. Pag nagmahal ka, kailangan alam mo yung minamahal mo at alam mo yung pinapasok mo. Lalong-lalo na ngayon sa mga kabataan, mahilig na ngayon sa hi love, hi darling, hello babe, ganyan. Hindi nyo alam, darating ang panahon, pagsisisihan nyo kung bakit maaga kayong pumasok sa relasyon. Masaya pa kayo ngayon, pero it's better na unahin nyo yung pag-aaral nyo kaysa pagmamahal nyo dahil mahihirapan kayong magmumubal. Siya ang magiging dahilan para ma-discourage kayo sa buhay nyo. Pero pag unahin nyo yung pag-aaral nyo, or unahin nyo yung sarili nyo at magiging maganda yung future nyo, mas maganda at magiging masaya yung magulang nyo. Okay? So kayo mga kabataan dyan, magiging responsibilidad tayo, ano? Huwag tayo puro pagmamahal, puro relasyon lang iisipin. Kailangan isipin natin kung ano yung magiging future natin. Kasi ang relasyon ay inspirasyon lang yan, pero hindi yan ginagawang negosyo. Okay? Proceed tayo sa question number one. Paano makaka-move on kung pag nakita mo siya ay nararamdaman mong mahal mo siya? Magulo siyang question, pero intindihin natin. Hindi yan pagmamahal ang nararamdaman mo. Ang nararamdaman mo ay pagkamiss nung nakaraan nyo. Iba ang pagmamahal kasi ang pagmamahal ay lagi mo siyang namimiss, lagi mo siyang hinahanap-hanap, gusto mo siyang laging may komunikasyon kayo. Yan yung tunay na pagmamahal. Pero kung mahal mo lang yung tao dahil nakita mo lang siya, hindi yan pagmamahal. Na-miss mo lang yung tao na yun. Okay? So, para may peace of mind ka, tanggapin mo na wala na talaga kayo. Okay? Sana natulungan kita. Hindi pagmamahal, kundi pagka-miss mo. Question number 2. Paano makaka-move on na lagi naman kayong nagkikita? Mahirap talaga mag-move on pag lagi kayong nagkikita. Pero, hindi mahirap mag-move on kung yung naging desisyon mo ay nagpakatotoo ka. Kung yung desisyon mo ay nanggaling sa puso at alam mo na hindi ka na masaya, ang bilis mag-move on dahil alam mo hindi ka na masaya. So, bakit mo pa pipilitin yung isang bagay na hindi ka na nga masaya, di ba? So, let them free, di ba? Hayaan mong maging malaya kayo sa isa't isa. Hayaan mong maghanap kayo ng kanya-kanya niyong paligayahan para may peace of mind kayo. Kung magkasama man kayo sa bahay, magkasama man kayo sa trabaho, o magkakapitbahay man kayo, mag-usap kayo, magiging friends kayo. Pareho kayong magka-move on. Both. Kaya, dapat magiging friends kayo kung magkakasama man kayo or bahay or etc. Ganyan. Kailangan nyo magiging friends. Kasi malay mo magiging best friend mo din siya. Kasi ganun lang yun eh. Para mag-move on ka, kailangan pag-usapan yung isang bagay para tuluyan tayong magiging masaya. Kasi alam nyo, kapag ang desisyon natin ay totoo at nanggaling sa puso natin, mas madali tayong nakaka-move on. Mas may peace of mind tayo, nakakatulog tayo ng maayos at pagising natin na hindi mabigat sa kalooban natin. Ganun yun. Kaya tanggapin mo na wala na kayo. At hayaan nyo magiging masaya yung isa't isa sa inyo. Oh no! Question number 3. Paano makaka-move on kung mahal mo pa pero may mahal na siya iba? Alam mo, isang katangahan yan eh. Kasi tanga ka dahil alam mo naghanap na siya ng iba kasi hindi ka na nga niya mahal. So bakit mo siya hahabulin? Wala kang karapatan na habulin siya kung naghanap na siya ng iba. Ibig sabihin nun ay hindi na siya komportable sa'yo at hindi na siya kontento sa'yo. So kung naghanap na siya ng iba, hayaan mo siya, pagbigyan mo siya sa gusto niya, tulungan mo yung sarili mo na para may peace of mind ka, mahalin mo yung sarili mo, matulog ka, magpaganda ka, humanap ka kung saan ka masaya. Kung masaya ka man sa TikTok, masaya ka man sa Facebook, well, go ahead. Lalong-lalo na kung masaya ka kung nasa YouTube ka, di ba? So sana naman, kapag pinakawalan mo na yun siya,
ay isipin mo na parte na siya ng nakaraan. Hindi na siya magiging parte kung ano man yung darating sa inyo. Past na siya eh. Hayaan mo na siya. Hayaan mo siya. Kalimutan mo na siya. Okay? Question number 4. Paano maiiwasan ang selos? Ang selos kasi is ang malaking challenge talaga. Ang selos kasi is nagkukos talaga siya ng depression. Nagkukos talaga siya ng... Marami talaga magiging problema kapag selos yung unahin mo. Kasi ang selos, maraming klase ang selos. Maraming dahilan, di ba? Pero kung nagsiselos ka lang naman sa mababaw na dahilan, problema mo na yan, hindi yan problema ng tao. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano ang dapat o hindi mo ipagselos, di ba? Kasi kung nagsiselos ka lang naman sa mababaw na dahilan, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Pero kung nagsiselos ka lang, kung nagsiselos ka man sa malalim na dahilan, karapatan mo yung mag-react, lalong-lalo na kung ma-evidensya ka. It's your choice. Pero hindi yung choice ng iba, kundi choice mo. Kaya, pag nagselos ka, kailangan may limitasyon at alam mo kung saan ka pwede o hindi magsiselos. Kaya, wag naman sumobrang magselos kasi hindi rin nakakaganda yung sa relasyon. Kailangan neutral lang kapag nagsiselos ka. May sapat na dahilan. Hindi yung basta-basta ka lang na, ganyan, hindi ganyan. Dapat tinatanong natin yung tao para naman hindi siya mairita. Okay? So sana guys, natulungan ko kayo. Kaya, pag gusto mo mag-move on, madali lang talaga siya. It's about acceptance at magpatawad para mas masaya ang buhay natin kapag wala tayong bigbig na hinanakit. Magaan sa kalooban natin, bawat gising natin, kung wala tayong nararamdaman na insecurities, pagsiselos, kung wala tayong nasaktan na tao. Pag marunong tayong magpatawad, marunong tayong mag-let go, talagang andun pumapasok yung pagiging masaya at nakamugod ka na. Ano nga ba yung mga posibilidad na nalalaman mo na nakamugod ka na? Pag nakita mo yung tao, baliwala din sa'yo. Masaya ka na para sa kanya. At isa pa, masaya ka ng buong-buo kapag napatawad mo na talaga ang lahat. Kaya, kailangan spread the love at magpatawad and acceptance. Yan, nakakamugod ka na talaga yan. So, sana natulungan kita. So, maraming salamat guys at lalong-lalo na maraming salamat sa mga subscribers ko. It's about 540 subscribers. So, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta niyo sa akin kahit ganito lang muna yung videos ko. So, sana hindi kayo magsasawa hanggang sa muli natin pagkikita. Ako ay lubusang nagpapasalamat. And stay safe, God bless, and have a nice day. Okay, mag-special shoutout muna tayo sa mga nag-comments doon sa post natin sa Facebook. No? So, Mary Jane, Harana, Fleur Bayaon, Arnel Testobo, Charity, Rachel, Juaneta, Nets, Ninin, Cherries, hello everyone, special shoutout, at Mika, hello, and maraming salamat po sa mga subscribers ko. Naway sana supportaran mo niyo pa ako. Hindi ko alam kung kailan ako sa susunod makaka-video. Gawa nga ng full memory na po ako. Sa cellphone, hindi po utang po. So, sana supportaran niyo po ako. Kaya don't forget to subscribe and like and share this video kung nagustuhan mo. And see you on my next vlog. Bye!